Gina po. I have few questions sa you, Jevy, but let's talk in Tagalog para lahat makaintindi. So we will post this sa social media. And sa future, okay, pag na-expert ka na, we can go back and we will see kung how far ka na talaga next time. So let's start. Ano po, Ms. Jean, mga last week of September po, pero nakalimutan ko na po yung exact date po kasi talaga, para, pero last week po no, ng September po yun. September this year, right? 2023. Apo, this year po. So today is December 9, and September, October, November, December. So technically, mag-3 months ka na, kung na 2 months. To be honest, so Miss Jean, nung nag-apply po ako, biglaan lang po kasi talaga yung pag-apply ko po. Kasi po, biglang sinabihan lang po ako ng minsan ko na mag-apply po dito. So, wala po talaga akong background knowledge po sa sa papasukan ko po talaga. So, ginarab ko na lang po talaga yung opportunity na mag-apply po kasi badly needed po talaga. Kailangan ko po talagang makakita ng trabaho kasi nga po wala pong marami pong mga kailangan dapat gastusin. So, kaya ginarab ko na lang po talaga yung opportunity na makapag-apply po. Then, wala po talaga akong background. So, nung first training po, nung natanggap po ako, ang expectation ko po noon is talagang, mga simpleng encode-encode po ng mga files or sa mga, So, wala po talaga akong alam pa talaga sa trabaho. So, nung first day of training po, nung na-meet ko po kayo at tinuruan po kami ni Sir Sir Freddy, yun, parang hindi ko po na-expect na ganito po yung klaseng trabaho yung papasukan ko. Ito pagiging SEO po, data encoder SEO. So, talagang bago lang po talaga sa akin yung work na ito. So, wala pa talaga akong Pero, first week of training po, nagkaroon na po ako ng interest sa trabaho kasi nga po, first time ko lang po makapag work ng ganitong job. So parang naging na-enjoy ko na po kasi bago nga po kasi talaga, so na-enjoy ko siya. So totoong mahirap naman po talaga sa umpisa, pero nagiging enjoyable naman po pagdating ng mga past days. So kaya hanggang ngayon po, talagang na-enjoy ko na po talaga yung trabaho kasi nga po malaki naman po talaga yung kita is yung work po is yung trabaho po is kumbaga yung pinag-uusapan po talaga or naka-focus po siya dito sa Google, sa website. So talagang maganda po, na-enjoy ko pa talaga yung work. Opo, Ms. Jean, hindi po ako nang ka-interesado sa something sa sweldo po talaga, to be honest. Talagang nag-interesado po ako or nag-interest po ako sa work na to kasi nga po, something kakaiba po talaga siya sa akin. So parang, na rin po, kumbaga syempre bago po sa akin, marami po akong hindi alam. So, yung kapag na-challenge ako, na-challenge po kasi ako sa isang bagay, nagkakaroon po kasi ako ng interest about doon. Kasi nga po, hindi pa talaga ako, wala pa po akong alam sa isang bagay, then meron akong nalalaman. So, nagkaka-interest po talaga ako kasi kapag ganun po. So, syempre, bago yung work, naging interested po ako. At syaka, masaya po ako kasi nga, meron talaga akong nalalaman everyday po. So, everyday yung learning, kaya masaya na nagiging interested or interesting po sa akin yung work po. So, dahil nabanggit mo yung mga words na yun, kasi ako nung nag-start kasi ako, hindi naman bago sa akin yung work kasi inline naman siya sa pinag-aralan ko before. So, makaka-relate ako dun sa fire na dahil challenging siya everyday. So, yung interest ko, tumataas din yung level. So, ayun, dahil nga sa word na interest, kailangan talaga may interest kapag
gusto mong mag-learn ng SEO. Kasi nga, di ba, data encoder, tapos hindi nyo naman alam na iti-training kayo ng SEO. But eventually, nag-train ng SEO, then na itawid mo naman. Okay po. Sa tingin, actually, Ms. Jean, di ko pa po talaga alam po kung talagang pagdating ng panahon kung mawala po yung interest ko. Pero kasi po, tinitingnan ko na lang po talaga sa ngayon, sa panahon ngayon, nai-enjoy ko po kasi. So, naniniwala po kasi ako kapag na-enjoy nyo po yung isang bagay, masaya po kayong gawin yung isang bagay, never po mawawala yung interest nyo doon. Maliban na lang po kung mawala yung happiness nyo sa work nyo or hindi na kayo masaya doon sa trabaho nyo, syempre, di talaga tatagal, mawawala po talaga yung interest nyo. So, sa akin po, habang nai-enjoy ko pa naman po, masaya po ako ngayon. So, hindi po talaga mawawala yung interest ko kasi po masaya pa naman po ako ngayon sa trabaho ko. And syempre, siguro mapapagod po ako. May time din na mapapagod, pero hindi pa ako dadating sa point na mawawalan po ako ng interest kasi masaya po ako ngayon sa ginagawa ko po. Okay po, yung ano po, Miss Jean, yung pag-blog posting po, yung ano po, yung tawag, pag-blog posting po, and pag-keyword research, then yung paggamit po ng mga AIs, yun po, actually, favorite ko po yun siya kasi po, every time po na nag-blog posting po ako, is, ano, palagi po kasi ako merong natutunan kasi nga po sa office po, so marami din namang ano doon yung changing of mga ideas, so nagiging interesado po ako doon kasi, and also nagiging comfortable po akong gawin yun kasi ano, later by later po medyo ano nga yung kumbaga po ang alam ko na po siya. Alam ko na po yung isang bagay na yon, yung pag-blog posting, pero meron pa po ako, marami pa po ako hindi alam. So ngayon po muna doon lang po muna na part ako masasabi na medyo marunong ako doon na part kasi yun pa lang naman po yung alam ko. Wala pa naman po ako masyadong alam pa po kasi talaga. So doon pa lang po ako ngayon nag-i-enjoy po. It's my first time po, Miss Jean. Wala po talaga akong alam doon sa mga AI. Sarili yung, kumbaga, yung sa mga thesis ko po, sariling gawa ko po talaga siya. I mean, nagre-research din naman po ako sa Google, pero hindi po ako gumagamit ng mga AI kasi po wala po akong alam doon. At hindi ko po alam na meron po talagang ganun. So, nung pagpasok ko pa lang po talaga dito sa work na to, doon ko pa lang po talaga nalaman na meron po talagang mga AI na mga AI po na mas makakatulong or mas nagpapadali po ng mga work. So, yun po. Ngayon lang po talaga ako nakapag-gamit po ng mga AI screen. Yung ano po, Miss Jean, yung board. Si then yung chat ni Kitty. Ay, kumagaling ka na ngayon mag-prank kay board. And also, yung ano po, yung Killbot, tatlo lang po yun talaga sila na AI yung ginagamit ko ngayon. Bard, ChatGPT, at saka Killbot. Sa tingin ko po, anong Miss Jean? Siguro po, kasi po, habang tumatagal po kasi, is mas tumataas po yung ano natin, naging updated po talaga yung technology natin. And itong trabaho po natin, mostly na kinukuunan natin ng information is galing po naman talaga doon. So, feeling ko lang po, hindi pa man naman po ano, feeling ko lang po siguro ma-replace siya. Pero depende naman po kasi talaga yun sa atin kasi tayo rin naman po yung ano po, yung nagbibigay ng information din doon. Tayong mga tao po yung nagpo-provide ng information din sa internet, and yung katulad nga po ng sinabi niyo po, yung ano is robot lang po, so tayo po mismo na tao yung nagbibigay ng information.
I think, ano naman po, siguro magiging updated lang po talaga, nag-iba na po yung answer ko. Siguro magiging mas mag-updated lang po talaga yung ating technology, pero sa tingin ko di naman po talaga mag-replace yung ano po, yung trabaho. Kumbaga hindi po AI yung, hindi po tayo ma-replace ng AI po, kasi tayo rin naman po yung gumagawa noon, tayo rin naman po yung nagbibigay ng information doon sa kanila. So I think hindi po, magiging updated lang po sila, pero hindi po tayo ma-replace. Kasi di ba iba din naman, eh, pag nag-prompt kasi sa Bard, iba yung mga wordings na ginagamit nila. So kailangan pa rin ng writer, right? Opo, yes po. At hindi rin naman po, at hindi rin naman po lahat-lahat is tama yung binibigay nila. So kailangan po talaga nila, kumbaga po, kailangan ng isang sasakyan ng nagmamaneho. So kailangan nila tayong mga tao para mas magamit natin sila, or mas magamit sila ng ibang tao. Tama. Kasi yung iba kong friends natapot sila, but for me, mag-agree talaga ako sa iyo. Kasi halimbawa, yung mga words na ginagamit nila, paulit-ulit, kasi nga robot sila, di ba? So paulit-ulit, so kailangan mo i-edit. Tapos acceptable naman kasi ngayon yung AI kay Google. However, kung hindi mo siya ayusin, malalaman at malalaman ng users na AI yung content or yung sagot mo. Pero nakakatawa no, na may AI na ngayon. Kasi dati, walang ganyan. So kailangan, pag nagsulat ako ng article before, kailangan from scratch. Then, ngayon kasi super ganda na eh. Kahit i-post mo sa social media, pwede mo siyang i-prompt kay AI. Balik tayo sa SEO work. So, okay ka na sa keyword research, blog posting, content creation, yun naman utilizing AI. So, for okay naman po, Ms. Jean. Natutunan naman po, madali naman pong natutunan kasi nga marami naman pong na tumutulong, lalo na po si Sir Joey, tinutulungan niya po kami din sa office po. So far, okay naman po yung link building po, maganda po siya, madali lang naman po. And also, nalaman ko rin po na malaking tulong po yung link building pala po, no? Kasi dahil po doon, mas napropromote pa yung website po pala. So, the more na marami kang malink building, the more na mas tataas po yung, malaki yung chance na tataas yung website na pinopromote nyo po. So, yun po. Okay. So, do you think, kasi nung una kasi, hindi kayo pinalink building, pinauna kayo sa keyword research, content creation, utilizing the tools. Ngayon, nag-link building kayo. Then, sa future, we're going to teach you about sa technical SEO. So, hindi nyo pa yun nagagawa. Feeling ko po, mas need, ay, hindi ko po alam kung ano yung mas una kong link building. Pero, feeling ko po, kailangan po muna mauna yung ano po, yung keyword research, blog posting, bago po yung link building po. Opo. Tama. Kasi mag-keyword research ka muna, tapos mag-content creation, din yung content link mo, yung blog post link mo, promote mo sa link building. Then, later on, i-check mo naman yung post mo kung mabigat mo siya, yung rate niya and grade niya doon sa Jetimetrics and other tools. But anyway, we're going to discuss that sa future. And we are going to have a similar conversation like this sa future. Yung ano po, Miss Jean, yung blog posting, keyword research, ganun po. So, nakikita mo yung future mo na magiging SEO writer sa future. Yes po, parang ganun po, Miss Jean. Kasi sa SEO, di ba, mayroong link builder lang siya. Gusto lang niya mag-link building, gusto lang niya mag-technical SEO. So, ikaw naman, gusto mo yung nakikita mo yung future mo as SEO writer, as you mentioned na gusto mo yung blog posting. So, that's the work kasi ng mga SEO writer and gamit na gamit din sa ating industry. Okay po, so
Unang-una po, nung first time ko po talagang nakapag-post po talaga, yung unang-unang nakikita ko po yung post ko sa Google, is yun po yung pinakaunang greatest achievement po talaga. Kasi po, nakita ko, wow, hala, may ambag na ako sa Google kahit papano. So, yun po talaga yung unang greatest achievement po dito. When it comes sa work po, yun po, kapag every time na meron po akong napopost, dun, then nakikita ko po sa Google, or sabihin na natin yung parang nag-rank po siya sa Google, yun po yung greatest achievement, kasi napakasaya ko po every time na meron akong post na may mag-rank po. So, hindi naman po dahil sa magkakuha ako ng maraming data, kundi dahil po nakita po or mismo talagang kapag i-research ang taon, makikita po mismo doon sa ano yung post mo. So, yung talagang napakasaya ko po noon, kasi nga po, hindi po naman talaga basta-basta makapag-rank po ng post. So, talagang masaya lang po talaga kapag ganun po. And also, isa pa po talaga sa nagiging masasabi kong greatest achievement ko po is yung nakakatulong po ako sa family ko. Kasi dati, hindi pa talaga. Syempre, asa lang po ng asa sa family, kasi nga po nag-aaral pa, mahirap din. Yung greatest achievement ko po is yung first seldo ko is yung mga seldo ko po is nakakatulong na po sa family ko. So yun po talaga yung pinakamalaking achievement po talaga na nakuha ko nung isang pumasok po ako dito sa work po. Yung nakakatulong na po ako sa family ko po, Miss Jean. Wow, that's nice of you naman. Syempre lahat naman tayo nag-work for the family. Sa tingin ko po, Miss Jean, opo. Kasi minsan lang naman po dumating yung opportunity sa life. So, depende naman po kasi talaga sa opportunity na dumadating. So, hindi naman po lahat-lahat siguro kailangan i-grab. So, kailangan ko po munang pag-isipan ng maayos kung okay po yung opportunity na yun o mas nakakatulong po talaga. Then, kukunin ko po yun. Igagagrab ko po yung opportunity na yun. Pero for now po, ngayon po is contento po ako kung ano po meron ako ngayon. At masaya po ako ngayon. Siguro kapag dumating din po sa point na meron pong dadating na mga opportunities, then wala naman po akong matatapakang iba or something, wala naman po akong kumbaga, wala naman pong ibang tao yung madadamay or ano, then kukunin ko po or i-grab ko po yung opportunity na yun. Super worth it po, Miss Jean. Kasi po, malaki. Kumbaga, itong work po kasi na ito is nakikita ko po na malaking future po talaga yung pwedeng, kumbaga, meron ka po talagang bright future dito. Maraming opportunities po kasi. So, yung bayad po sa training is talagang, ano po yun, talagang worth it na worth it po. Kasi marami kang matututunan and also, everyday po yung learning dito, then maraming opportunities. Kapag masipag ka lang po at saka maraming kang diskarte, malaki po talaga yung, kumbaga, yung training mo is talagang maibabalik yun, sobra-sobra pa po. So talagang worth it po yung bayad sa training kapag ganun. Kung ganun man po, kung meron, may dadating man po sa point na magbabayad ako ng training, so igagrab ko po yun, magbabayad po talaga ako kasi talagang ano naman po eh, worth it po, Miss Jean. So, pero bago po ako magbabayad noon, halawawa lang po, syempre aalamin ko po muna yung ano, yung background, kung anong klaseng work po, kung okay po. Then, i-grab ko yun, magbabayad ako. Ganun po. So, ngayon po, yung mga nagbabayad po ng training ngayon, masasabi kong napakaswerte nila. Kasi nga po, malaking opportunity po talaga yung makukuha dito sa work na ito. So, yun po. Gusto ko po matutunan yung ano po, yung technical SEO, yung graphic design, yun po kasi parang ano naman po kung sa isang bagay lang yung alam ko po. So, interesado din po ako malaman yung ano, technical SEO, yung link building, medyo alam ko naman na po yun. And yung ano pa po yung gusto nyong ituro sa amin, Miss Jean, willing po akong malaman po yun lahat. Kasi ako naka-focus kasi ako sa SEO. Yun yung forte ko talaga. So let's say for example, naroon na akong gumawa ng websites but very limited yung patience ko doon.
So that's why I am collaborating more sa web developer, tapos sa graphics design, may mga designer sa team. Kasi focus lang ako sa SEO kasi very complex, kasi wide kasi yung SEO. So we have on-page, off-page, and technical SEO, may local SEO. So sobrang dami pa talaga, depende sa gusto ng clients. So yun talaga yung minaster ko. Pero sa larangan kasi natin ngayon, kailangan maging very open tayo. At least, knowledgeable ka sa web development. At least, knowledgeable ka sa web design. At least, sa graphics. You know how to edit a video a little bit. So, kailangan, kung gusto mong maging fully digital marketer, kailangan aralin mo yun kahit paano. Hindi siya pwedeng, hindi mo aralin. I mean, dapat knowledgeable ka kahit paano. Pero of course, kailangan may focus ka. So let's say kanina sabi mo, your interest focus doon sa content writing. Mag-focus ka doon. Mga ganyan. Bakit ka mag-focus doon? Kasi yun yung interest mo at hindi ka mawawala ng interest. Kagaya ko before, ang first job ko kasi talaga ay link builder. So I needed to sit down sa computer 8 hours a day. Mag-link building lang ako. So 4 years kong ginawa yun. So after 4 years, nawala na ako ng interest. Feeling ko pag nag-link building na ako, parang nasusuka na ako, parang ayoko na. Kasi 4 years ako dun eh, link building ako ng link building. Pero sobrang dami ng opportunity sa link building world ha. Pero nawalan ako ng interest. But then I discover na sa pag-create pa rin ng content, paggawa kasi ng mga tab nito, ng mga sales copy doon kasi yung interest ko, kaya doon ako medyo nag-focus. Kaya yun yung reason kung bakit ako nag-SEO. Then along the way, hindi ka pwede mag-compete sa world kung hindi ka knowledgeable kahit paano sa graphics design. So you need to learn more. That's why ako pag may nakita kong courses na, oh si ano expert sa ganito, nag-attend talaga ako at binibili ko yung courses nila. I'm gonna post this sa social media, but as a trainer, ginagawa ko talaga ito sa lahat. Hindi ko lang talaga sinishare sa social media. So I'm going to publish this para encourage people na huwag silang matakot sa SEO kasi hindi naman dapat katakutan, di ba? Yes po. Yes po. It's me. So, do you have any questions or? Wala naman na po, Miss Jean. Okay. So, thank you so much, Jevy, for your time and I hope na magkaroon ka din na bright future. Bright ka na naman ngayon. Bright future na naman. So, sana you will love SEO more. And we will discover more keywords na iparank sa Google. So, para lang sa record, mga ilang blog post na yung na-post mo, mga estimated mo lang? Mga nakailan ka na? Hindi ko po actually nabilang, Miss Jean, pero feeling ko po, marami-rami na po talaga. Mga sa Pinoy Swertes pa lang po, no, napakarami na. Hindi ko po 300, 400, something, 500. Di ko po alam talaga, Miss Jean. Galing-galing naman. Di ko po. Sige lang. Bibilangin natin sa future, no? Bibilangin natin sa susunod na araw. Then, bibilangin din natin kung ilan yung keywords na parang mo. And we're going to, sa'yo, mag-record ka lang. Para at least, dito pala ako, di ba? Ganito pala yung ginawa ko. So, nakakatuwa balikan. Para meron kang record and to keep the fire burning in you, kumbaga. Ayun. So, thank you, Jevy, and happy Saturday sa iyo dyan. And I hope na we can talk more about SEO sa future. So, thank you very much and see you next time. Bye! Thank you, Miss Jean!